Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Honolulu. This is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III, May 31, 2022. Katapusan na pala ng ating buwan ng Mayo. Our May Festival, the Flower Festival, ended sa araw na ito. Napakagandang umaga po sa ating Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Marami ang ating mga nag-aantay na mga kasama bawat umaga sa ating programang Imperial Daily Broadcast. Good morning sa ating Alpha Omega Development International Foundation, sa ating Imperial Federation of Farmers and Fishermen in Mindanao, Palawan, Sulu and North Borneo, and ang ating Global Business Consortium sa buong mundo. Magandang umaga po. At least meron tayong tinatawag na programa na talagang inimplementa na natin sa bawat sulok ng mundo. Yan ang hindi namalayan nitong mga detractors natin, yung mga nanliit sa atin, yung mga nagsasabi walang kwenta, ayon pala ay napatunayan na ni Queen na meron tayong valor, meron tayong value sa buong mundo. Kasi kung hindi natin ginawaan ng sistemang ekonomiya, at least no, nakuha na natin ang tinatawag nating platform in the resolution of the crisis mismo sa ating local and national governance. Napakadali sabihin, sabi nga nila, pero sa atin meron tayong paper trail. Meron tayong documents. Kaya nga kahapon na pag-usapan natin na huhugutin natin lahat ng mga ginagawa nila sa SEC, sa Security Exchange Commission, yan ang unang-unang titingnan ninyo pagdating sa juridical authority ng isang kumpanya. Kung yaan ba ay malaki ang kaniyang mga objektiba o pang sarili lamang. Diyan natin nakikita. Kaya nga malaki ang role ng SEC. Yung iba, ang kaharian nirerehistro sa SEC. So nagiging maliit ang kanilang juridical authority. Instead na sila ay kingdom, nirehistro nila bilang isang patunay na sila ay under sa gobyerno ng Pilipinas. Diyan ang nangyari, kaya nga Sultanate Kingdom nirehistro ni Pavilion. At ito namang mga tao naniwala sa kanya dahil is easy registered sila. Itong mga ginamit nitong mga ni Secretary Cusi, itong SK Liguasan na oil and gas, pinagmukha nila sa buong mundo na yan na ang kaharian. Nagkamali po kayo dahil ang kaharian ay hindi nirerehistro sa Security Exchange Commission. Ayan, nakita ninyo si Jussie Mulan. Si Mulan ay guardian ng emperor. Di ba napanood nyo rin yan? Hindi yan movie lang. Yan ang ginawa ng lolo to project para mahanap niya ang kanyang apo. Biro mo 1,000 years, talagang destiny is destiny. Na pagtanto natin, no, when I went to China and faced the grandfather, nakita niya na nandudoon na nanalaytay sa kaniyang dugo, ang dugo ng apo na hinanap sa buong mundo. Kaya nga, sinira din nitong mga interpreter na kasama ko. Nakipag-aliado kay Busoy. Kinuha yung mga original testament ko. Kaya nga, bakit ako nagkaka nayayamot, naiinis? Dahil pinagbigyan ko sila. Kaya nga, bakit na-mention ko si Jane Cathedral? Dahil ang tatlong accounts na talagang dapat ay isinuli nila doon sa administrator natin, sa keeper natin. Instead, iyan ang nilalako niya dyan sa ground dahil iniwan sa kanya. Mali. Dyan ang mitsa ng buhay ng isang tao dahil lahat ng accounts may sumpa. Isuli mo na yan, Jane Cathedral. Ngayon, mensyonado ka na naman dahil ang mali, mali.
Nawala na si Kaka Eduardo de la Cruz dahil sa inyo lahat. Tinuruan niyo siyang maging sakim sa kapangyarihan. Ang power of monarchy, iyan ay magiging makatotohanan at magandang paraan at sa malinis na paraan na pamumuhay at pamumuno. O kaya, kayo ay mapunta sa mali at kayo ay mamumuno sa maling pamamaraan. Iyan ang ibig sabihin. Ang monarkiya ay pwedeng maging maganda, pero pwede rin maging hindi maganda. Di ba maraming mga monarchy ang napapatalsik? Dahil sa maling pamumuno. It is the way, the process kung paano sila mamumuno. Kaya nga dito sa atin, palagi kong sinasabi, ang gabay ng Diyos Ama, the sovereign divine monarchy, yan ang ating pinapalaganap sa buong mundo. Ayan, galit kayo sa Inchik? Ayan si Queen, Inchik pala. No? That the blood that comes from Maguindanao, from Sulu, Diyos Simulan. Kaya nga, mag-away pa kayo, Inchik at saka Pilipinas at saka Maharlika? Hindi. Ang Maharlika ay nananalaytay ang dugo ng Majapahit ng Rajakayan Empire na iyan ay nagmula pa sa Mongolia. Nandiyan, kaya nga ang tawag sa atin noon, the country of Mai, M-A-I. Kaya nga Mahelen, Malen, Jusimulan. Pinagtagpo ng kapalaran. Kaya nga, sabi nga ng lolo emperor ng China, you go back home, kau ay uuwi at isabi, buhay ako. Kaya nga iyan, hindi ninyong paghiwalayin ang Sulu Sea at China Sea. Maliligaw kayo kung nag-claim kayo ng West Philippine Sea. Dito, kaya nga sinasabihan natin ang bagong presidente, no? 1 year and 6 months. The wrong way or the right way? The government is guided by the monarchy. Monarchy is rooted in the divine sovereignty na siyang may-ari ng langit, ng lupa, ng kabukiran, ng kapatagan, ng katubigan. No, yan lahat. Kaya nga, hindi ninyo makuha ang buried asset, ang mga bunker, ang mga minahan, dahil yan ang pag-aari ng Diyos Ama ng Allah. Ngayon, marami kasing gumagaya ng aking ginagawa. Maraming, kumbaga, pinag-defeat nila sa kanilang gustong mangyari. Katulad ng ginagawa, the barangay base. Kaya nga ngayon, kayong mga itinalaga natin na papo, at least sabi ko sa inyo, 10 kayo sa isang barangay, mag-unite kayo in support of your kapatiran, of your community. Una-una, siyempre, yung pamilya. Dito, ang pamumuno sa tama o kayo ay mapunta sa maling paraan o daan. Kaya sabi ko sa lahat, if you want to be a good leader, always go back to the source of power, and the source of power and authority is God, Allah, in the premise that the monarchy is here to guide, protect, and safeguard each and everyone's right and privileges. Maraming salamat po sa nakikinig na mga lolo natin sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming salamat sa inyo dahil nagiging masigasig si Queen, lalo na si Lolo dyan sa China na talagang nag-aantay ng pagbabalik dahil nakuha natin ang atin. Ang atin na kinlaim nila ay nabawi natin. Recovery po tayo. Hindi na tayo nagki-claim. Sabi nga nila, kailangan i-redeem. Ang redemption is allied to the claim. Kaya nga, recovery tayo. Recovery program has been installed in July 2016. Nagkaroon tayo niyan. Marami pa tayong ginawang mga proseso niyan. That is the Cultural Heritage Palace Museum Recovery Program ng Lupasug Empire. O yan, nakita nyo na, na lahat ng ginawa ko ay talagang merong paraan para sa pamumuno na magandang paraan. The way of life.
the way of monarchy. The way of the system that I have made is for the good and benefit of the sovereign people and the sovereign land. The motherland is the Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. The Federal Republic of Lupasug is the governance to consolidate the entire world. The government of the monarchy, the absolute monarchy, is deeply rooted in the rule of law of the divinity. Ayan, no? Tindi. Kasi kung ayaw ninyong pakinggan si Queen, hahayaan ko na lang kayo at doon kayo sa pumumuno na mauwi kayo sa bangin. Kaya nga ay my favorite word, hagbong sa bangin. Because if you will not listen to the voice that is guiding you, kaya nga tuwang-tuwa ko, if there is no voice to lead you, wala rin kayo sa linya, sa padaan na patungo sa kaginhawaan. The path that I had been laying down to you is the path towards prosperity. Kaya nga, peace and prosperity. Yan ngayon ang ating pinakapusod ng ating misyon. Barangay base. Kaya nga, Secretary Dinio, na talagang pinagkakalandakan. Because that is the program that I have laid down since 2010. Peace and prosperity in the barangay. Barangay base, no, yan ang ating programa. Kaya nga yung peace, prosperity against poverty and oppression. Yan ang ating police power. Yan ang replacement ng CAFGO. Ang CAFGO natin, kukunin ko na ilan lahat, pati ang Integri, yung mga grupo na napasok sa integration ng sandatahan ng Pilipinas. Bakit ko kayo kukunin? E kayo naman talaga ang programa para tutulong sa sambayan ng Maharlika, sa sambayan ng Federal Republic of Lupusog. Diyan sa ating mga ginagawa, no, dahil iyan ang pagbantay sa komunidad. Maiiwasan natin ang mga illegal na pamumuno, illegal na paraan kapag nandiyan kayo sa puno mismo ng inyong mga pamipamilya sa komunidad at sa barangay mismo. No, kaya nga maganda rin yung ginagawa ni Secretary Dinio kasi diyan makikita na natin, no, ang partnership. Remember, ang pamumuno natin ay parallel governance. Ngayon, nagsabi na si Vice President Sara Duterte na makipag-usap sa parallel governance ng monarkiya. Sana nga po totoo yan dahil iyan ay isinumiti sa akin 1 week ago ng ating kasama dyan sa Metro Davao, si Bay Feli Alicado. Kaya nga, muntik na, pero salamat at nabawi natin. Kasi maliligaw nga kayo. Kaya nga kayong mga gupsa, Guardian of the President's Security Affair, kung hindi kayo nabingkok, iba na ang nangyari sa mga kasamahan ko. Kasi right from the start, yan ang ginagawa ninyo. Ginagapang ninyo ang mga tao at i-indoctrinate ninyo. Pinapakitaan ninyo na kayo ang may karapatan at kayo ang naka-withdraw ng pera sa kaban ng bayan. Nagkamali po ang ating sistema dahil ang akala nila ay si Gamar bin Abdul Gapar, ay si Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Rajak na nandito sa akin. Mahilig kasi ang mga kalaban na mga itim na tao. Gayahin, dinoduplicate. Merong mga triplicate, merong mga tinatawag natin na mga naglalakad sa ngalan ni Pangulong Duterte, na yun naman pala ay hindi siya. Nilalagyan lang ng maskara para mapatunayan na siya pa rin ang namumuno. Okay, so ito, hindi ako nagsasalita. Ha? Ang nagsasalita niyan ay ang mga taong nakakaalam at sino sumite sa akin. Pero kung ako sa inyo, the truth lay the truth. Ang kasinungalingan ay ang bunga talagang disgrasya.
If you speak for lie after lie, you will end nowhere other than the pit of the grave. Yan, sabi ko nga kahapon, claim kayo ng claim, hindi nyo naman kayang panindigan. You do not even know what is governance, what is leadership. A leader that we need today is someone that could stand and fight for the poor people of this motherland. Kaya nga maganda kasi talagang piniprepare na natin ang mga OFW. Maraming tumatawag sa akin na talagang tuwang-tuwa sila dahil isa sa mga pinagtuunan ko ng pansin ang pagbabalik ng ating mga kapatiran na naghihirap sa ibang bayan para lang sustinahan ang mga pamilya na naghihirap nang dahil sa kamay, sa kuko ng mga oligarking politiko dahil ang gusto nila alipinin ang bawat isa at sila ang kilalaning hari at reyna sa kanilang mga teritoryo. Yan ang political dynasty. Yan ang kayang pumatay. Yan ang mga may private army. Subalit ang ginawa ni Queen, hinakot niya mismo mga private army, mismo mga grupo ng MILF, MNLF, Abu Sayyaf, NPA. Iyan ang buod ng blood compact natin na sinainan noong October 20, 2010. Diyan natin nakikita na kahit anong gawin nilang pag-angkin, meron po tayong kasulatan na isinumiti mismo sa Department of Foreign Affairs, sa mismo sa gobyerno sa Malacañang, sa BARM. Kaya nga naging masigasig din sila dahil may libro sila at inangkin nila ang ginawa nila. Pinalitan lamang nila ang mga pangalan dahil alam nila yun ang proseso ng pag-achieve ng global financial crisis, ng global climate change at ng global health crisis. Bago pa man nangyari ito, ay pinaghandaan ko na. Kaya nga, isa sa pinakamabigat na recommendation ko sa ating presidente sa ngayon, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., is to end the lockdown, is to end the restrictions, is to stop the COVID and stop the lockdown and back to normal and let the expert stop whatever their black operations is dahil mahuhuli at mahuhuli din sila. Yan. Mag-away pa kayo mga inchik. Do not fight. Ang hinanap ng lolo para maisuli sa atin ang sa atin at para ma-neutralize ang Sulusi at China Sea, ang Spratly, lahat na nandiyan dyan, is the true Sultan of Sulu and North Borneo. Kilalanin nyo na kasi para aagas na ang kaperahan. Kilalanin nyo kung sinong karapat dapat. Eh kasi yun ang aking kasabihan. Kilalanin nyo man ako o hindi, eh ako ito. Wala pa rin kayong magawa dahil hawak ko nga ang alas. Ang alas na iyan, iyan ang power and authority coming from the sovereign divine authority. Kaya nga kapangyarihan, pwede kayong maging tao o pwede kayong maging demonyo. If you do not know how to handle this power, you will end up the bad elements of this motherland. Kaya nga naghari-harian sila dahil hawak nila ang Sultan Sulu. Ito ang pinakamaganda pag naririnig mo sila sa ground, kumo sila ay walang edukasyon, kumo sila ay na-fixate. Kasi yan ang ini-indoctrinate sila. Kumbaga mga parot lang sila. Ito yung ginagawa sa ground. Kilalanin niyo ako, ako ang totoo dahil hawak ko ang Malacañang. Hawak ko ang Sultan. Hawak ko si Queen dahil ako ito. Yan ang magaling na mga tao. Niyakap mo na, pinakain na natin sama-sama. Pero pagdating sa ground, baliktad pala ang sinasabi. Ibig sabihin, may sariling mundo sila, may sariling interest sila para tayo ay linlangin. Kasama baga? Pero ang usapan mali. Ang pinapalagay sa kanila ay kanila na.
No, binigyan mo ng otoridad. Eh, sila na pala mas mataas sa nagbigay ng otoridad. Yan ang titingnan ninyo mabuti. Sino ang nagbigay ng otoridad ng kapangyarihan sa gobyerno ng Pilipinas? Na ngayon ay tinawag natin absolute monarchy, na yan mismo ang Maharlika Kingdom of God, Lupusog Empire. Ang nagbigay niyan ay ang Diyos Ama, ang Allah. Sino ang administrador? Sino ang pinaka-leader sa ngayon na pinili niya? Si Helen at si Mamay. Kaya nga kahit anong kuha ninyong pangalan, kahit anong gawin ninyong pagnakaw ng aming identity, matutuntun at matutuntun pagdating na sa dulo, dahil iyan ang pinaka mabigat pag kayo ay nag-thumbprints na at hindi magtugma sa sistema ng ating identity sa ating Department of Foreign Affairs at sa ating immigration process. Kaya, hindi ba kayo natatakot, claimants? Marami kayong buhay isinakripisyo para lang sa inyong sariling interest. Kaya nga, dito nakikita ninyo, ayan, pinagtatawanan na naman kayo ni Queen. Dahil kahit anong gawin nyo, punta kayo sa China, mapuputulan kayo ng ulo. Dahil si Queen ay si Juicy Mulan. Matagal inantay, matagal hinubog, matagal binigyan ng kapangyarihan ng ating mga lolo na merong angking kapangyarihan sa tinatawag nating mga lolo na may superpowers. Pinagtawanan nga ako niyan eh. Marami ngang nagko-comments noon. Pero ngayon, sige lang kayo comments, nakikita ko man yan. Lalo na yan si Alex Gonzalez, no? Sinabihan pa ako na ako ay tao ni ganito, tao ni ganyan. Ang hindi niya alam, tutuntunin na kita diyan sa Batangas. Pero kung nandito ka pa sa Manila kasama si Attorney Serapio na iyong boss mo, si Attorney Ochoa, na iyan ang spiritual government, ay talagang kayo ang tutumbukin ko at kayo ang mananagot sa nangyari sa Sabah standoff, Sambuanga standoff, 44 Sapmen sacrifice, Marawi siege, at ang pinakahuli, ang Paglas standoff. Kayo, dahil kayo ang may hawak nitong mga elemento na espirikitik na sinasabi ko. You said you are the divine beings that will implement divine government. Eh, hindi eh. Talagang tumbok na kayo. Kaya kayong mga tinuntun ko noong 2009 pa, 2010. Kaya nga sabi ko sa inyo, babalik at babalik kayo sa puno. Dahil ang kiniklaim ninyo ay hindi sa inyo. Ang kinukuha ninyo ay hindi rin sa inyo. Ang inyong pinaglalaban at sinasakripisyong mga buhay ay hindi rin sa inyo. Yan ang nangyari. Kaya sagutin ng spiritual government, the shadow government ng Pilipinas, itong nangyari dahil kayo ang behind sa Office of the Presidential Advisor for Peace Process. Kayo na nasa spiritual government. Diba, tuntun kayo ngayon? So, OPAC, Secretary Galvez, ano pang inaantay mo? Ikaw ang siyang sacrificial lamb if you will not listen to the voice of Queen Helen. Bakit palagi boses ang naririnig nyo? Para maintindihan ninyo that the voice of God, of Allah, dahil sa faith ninyo, sa paniniwala ninyo, di ba nag-guide kayo? It is in the same manner that I don't want you to be distracted, but focus on the voice that leads you towards peace, towards prosperity, and towards the kingdom
that He has given us today. That is Maharlika, Kingdom of God, Lupusog Empire. Pinaghirapan po ni Queen para sa pamumuno ng Diyos Ama dito sa lupa. Pinaghihirapan ni Radya Mamay. Kaya nga, kahit anong gawin ninyong pag-angkin, mawawala ang inyong buhay dahil ang hustisya ng Diyos Ama ang isyang ipapataw sa inyo. Hustisya ng bayan, hustisya ng lupasog, hustisya ng sovereign court ng Seven Makdum. That is primarily the reason na talagang umaarangkada si Queen bawat umaga. At maraming salamat dahil kayo ay naniniwala sa totoong pagbabago, sa tamang pagbabago, sa tamang daan ng pagbabago. It is very important that you know your leaders. It is very important that you know where is the path you are going to. I am leading you towards this peace, towards this prosperity. Follow the rules of law. Follow the path that will give you peace, that will give you the life na talagang gusto ninyong mangyari sa inyong pamilya, sa inyo mismo, kayong mga nakikinig. Kung ako'y nagbo-broadcast, I would always seek the intervention of God, of Allah. Because whatever I say, ay talagang iyan ay galing sa Kanya. I want to touch everyone's heart to go back to Him. Kasi naging makamundo na ang tao. Wala nang kinikilalang Diyos, kundi puro material. Subukan ninyong bumalik sa Kanya at makikita ninyo ang ibang daan, ang daan ng katiwasayan, ang daan na talagang alam mo na ikaw ay being led into His paradise. The land of promise is the land of paradise. That is the pearl of the Orient Sea. The pearl na talagang perlas na talagang inalagaan ng Diyos Ama, ng Allah. Magandang umaga po. Si Helen ay talagang itinalaga ng ating mga lolo sa China, ng ating mga lolo sa Lupasug, at ang lolo mismo sa busod ng Likwasan Mars. Iyan ang divine authority which is coming from Him. The one who really sent me is God, Allah Himself. Magandang umaga po. Sana'y nakabigay na naman ako ulit ng magandang mensahe sa bawat isa. Maraming salamat! Masalamat!